So ayun guys, may tumawag sa atin isang kaibigan, may namataan daw na viper no sa kanilang lugar. Di natin masisigurado hanggang di natin nakikita ang viper yon, baka green rat snake na naman no. May pagkakapareho kasi sila ng pattern ng katawan. Kaya para masiguro natin, kita-kits na lang tayo doon sa barangay Atisan. Ayan guys, kasama natin yung pamangkin na nagpapahuli. Yung nagpapahuli, hindi natin inabutan, no? Para sasamahan niya tayo sa kaingin nila, sa taniman nila. Ano ang pangalan mo po? Derek. Guys, pangalan niya Jericho. Ito siya nakatira sa barangay Atisan. Ando pa daw yung viper. Kasi yung green rat snake yun guys, aalis na yun. Yung viper kasi mabagal siya gumapang. Hindi siya mabilis magpapalit-palit ng lugar. Kasama ko lang natin si Cobra Franz, yung ating cameraman. Sa baba ng bundok yung kanilang kaingin. Ayan yung bundok guys. Kaya meron dito mga pit viper, king cobra, mga vine snake. Philippine pit viper yung tinatawag sa kanya. No? Dahil sa kanyang pit sensor na butas sa ilong. So, sana pit viper nga to. Kasi pag green rat snake to, wala na to dito, guys. Layo pa. Lapit na daw. Sa camera, bet. Hindi madali. Kita. Sumo. Ayan yung pit viper, guys. Ayan. Dalawang uri yung viper natin dito, no? Isang T-sub at isang plabo. So, ayan, uri yan ng plabo. Isa yan sa pinakamakamandag na viper dito sa Pilipinas, no? Yung T-sub, hindi masyadong malakas yung venom niya. So ayun, yung kanyang habitat, ginawa nilang taniman. Yan na yung paligid. Paring ambet. Ayan. Ayan yung ginawa nilang taniman. Bali, lagi nakakakita dito ng viper. So ito, kailangan natin alisin dyan kasi nga, papatayin siya. Yan kasing pit viper, pag nasagi mo yan guys, kagating ka yan eh. Hindi siya kagaya ng mga cobra na lumalayo sa tao, no? Yan, nakaabang lang yan. Ngayon kung pumunta ka sa tabi niya, kakagating ka niya. Eh yung nga Jessica Soho dati na kumugot ng bata. Pero yung pinakita ni Marin Jessica ay hindi plabo kundi isab. Ito
to kasi guys, napatay talaga to dito. Eh, dahil na kilala nila ako na nanguhuli ko ng snake, kinontak tayo, no, para hulihin ang buhay at maiwasan na yung pagpapatay sa mga viper. Ito guys, kaya ito nasa puno kasi ito ay arboreal. Ayan yung viper. Ano lang siya, hindi siya masyadong defensive. Bali pag naapakan lang talaga siya, nangangagat. Ito mo pa, malapit pa. Yan guys, tandaan niyo yung ano niya, yung itsura niya. Kasi ito ay nahahawig sa ano, green rat snake. Yung green rat snake wala yung kamandag. Itong pit viper, Clavo maculatus, mataas yung venom nito, mataas na I mean makamandag, no. Yung venom nito, guys, ay hematotoxic venom. Pag naagat ka nun, bubulok at mamamaga yung pinagkagatan sa'yo nito. Wala tayong anti-venom nito guys, pero may paraan naman yung mga doktor para maalis yung venom sa katawan mo. Sama mo ako. May iba't ibang uri kulay tayo ng viper, no? Meron tayong pula at yellow. Karaniwan lang tong kulay green. Ganyan lang siya yung, ganyan lang yung pinakamabilis niyang gapang. Mabilis na yan, ha? Para sa isang Clavo maculatus. Kaya na sinasabi ko lagi guys, lumiliit na yung habitat ng mga vipers, ng mga ahas, kasi pinapasok na natin yung mga tao. Nagkakaroon na ng mga subdivision, mga farm sa mga tahanan nila. Ayan o. So sa mga nakakapanood, huwag niyo po akong gagayahin. Pag nakagat po kayo ng viper, maaari po kong maputol yung kamay nyo. Agnas. Ito guys, mahaba yung fang nito. Mahaba yung fang ng viper kumpara sa cobra. Kaya yung cobra kasi pag naagat ka nun, para sa akin, pag pinadugo mo yung pinagkagitan sa'yo ng cobra, mababawasan eh. Itong viper, sa sobrang haba ng fangs niya, malabo nang mailabas yung venom. Papakita ko sa inyo yung venom ng viper. Ang kinakain din ito guys, ay mga palaka, panike, mga ibon. Kaya makakatulong to sa ating ecosystem. Ayan yung fangs niya, oh. Ayan yung fangs ng viper. Aba. Ayan yung venom niya. Pinipisaw ko kasi yung venom gland niya. Kaya lumalabas yung venom niya. So, naaalala niyo yung sa Jessica Soho, yung bata nakagat ng viper. Gantong viper yon, Clavo maculatus. Bihira naman, o wala pa naman ako nababalitaan sa namatay sa agat ng viper, no? Pero mga nawala ng daliri at nawala ng kamay, madami na. Kasi nga yung venom nito,
pag naagat ka, maaagnas yung laman mo. Siguro kung maagat ka sa malapit sa puso, pwede ka siguro mamatay. O malapit sa utak, nakagat ka sa ulo. Pero meron akong kakilala, nakagat sa mukha, taga-bundok siya. Lumabo yung mukha niya. Alam ko, taga rito rin yun eh. Nabalita mo yun? Taga-taas yun. Agad siya ng viper na magayang mukha niya. So ito, i-re-release natin sa bundok din kung saan walang taniman. Ito kasi ginawa ng taniman. Anong tanim dito? Ube. Ube? So ang tanim nila dito ay ube. Ayan. Ito. Atira to sa mga puno. Bihira siyang bumaba ng lupa. Malakas to kumain ng mga daga. So, pag pinatay natin yung mga viper sa lugar, wala nakakain ng mga daga at ng mga panike, mga ibon. Yung mga panike kasi minsan nagiging peste din yan sa mga taniman natin ng prutas eh. So, kailangan natin itong viper para may kumain sa mga panike. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa viper. Ito yung katamtamang size niya pag adult. Pero humahaba siya ng mga 4 feet yung size. Full grown yun. Sabay na silang i-release. Kasama ng mga na-rescue natin. Yung ibang ano, nire-rescue namin na ayaw kumain, nire-release na natin na namin sila, no? Nire-release na. Mas nauuna silang i-release. Lalo na yung mga cobra. Bawal kasi kami mag-imbak ng cobra. Pinagre-release na naman namin ng cobra. Yung pinagre-release na namin yun. Protected area yon, no? Sa gobyerno nun. Gobyerno. Hindi ko kasi kani-kaninong lupa lang. So itong viper, safe siya pag nakalagay siya sa bote. Yung bote, bubutasan na lang natin. Pag naagat pala ay ng pit viper guys, huwag yung tatalian, no? Karanong iwan kasi tinatalian. Pag tinalian nyo, lalong mabubulok kasi hindi makakahinga yung kamay natin sa tali. Tapos ito, butasan na lang natin. Tak. Yung tiyohin mo, ilang beses na nakagat ng viper? Siguro isa lang, tanda ako isa. Tiyohin niya kasi guys, nakagat na ng viper. Kaya pag nakakita ng viper, pinapatay. Pumunta din daw siya noon sa ano, sa manggagamot, pinaghihiwa yung kamay niya. Tapos yung braso niya. Tamang gawin doon guys, punta kayo ng hospital. Pero may mga kaibigan din ako na agat ng viper, siguro mga tatlo yun. Nag-alagaan sila ng pit viper 1 week bago humupa yung pamamaga. Minsan kasi hindi nabubulok eh, lalo na pag konting venom lang na inject ng viper sa katawan mo. So, itong mga habitat ng mga aas, ginagawa na nila taniman, mga bahayan. Kaya, yung mga aas, hindi na malaman kung saan pupunta. Kaya sana maintindihan nyo, pag nag-re-release kami ng mga snake,
nilalayo namin sa mga tao kasi may karapatan din sila mabuhay, no? Mas nauna silang tumira sa lugar, kagaya nitong gubat, bundok. Mas nauna yung mga ahas dito kaysa sa mga tao, no? So ayan guys, dalhin na natin itong biker para maging safe shot. So ayun po guys, kauwi lang po namin ni Cobra France. So ayan, paggabi na dito sa amin. Hapon na. Salamat po pala kay Boss Starling Noble, no? Pinadalan tayo ng face shield para hindi na tayo maduraan ng cobra. Ayan. Tapos sa mga pinadala niyang mga gloves, kagaya nito. Ayan. Naibahagi ko na sa kagrupo natin yung ano, ibang gloves. Maraming salamat daw. Tsaka kay Ate Reyna. Nagpadala siya ng pambili ng boots. Ng bota. Tapos kay Tita Faithfully. Taga Toronto. Yan. Ingat ka dyan, Tita. Tapos kay paring Fernan, no? Apollo Fernan. So ayan guys, mga nag-sponsor sa atin. Hirap pa kasi tayo makabili ng mga gamit-gamit, no, kasi yung sinasahod ko sa YouTube, pinanggagastos para sa hearing, para dun sa nangyari sa akin sa Manila, na disgrasya kasi ako nun sa mga hindi nakakaalam. Bali na damay po ako sa away nila, no. Kukuha lang sana ako ng sahod ko. Tapos sinet up nila ako doon. Muntik na tayo i-salvage. Buti na lang, hindi tayo pinabayaan ng ama at tayo nakaraos. So ayun, umaandar pa rin yung kaso guys, kaya napapagastas pa rin ako. Doon napupunta yung ibang ano natin, ibang kinikita natin sa YouTube. Tapos sa mga pinagkakautangan natin. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng tulong, kahit pa paano nabawasan po yung gastusin ng mga panahon na yun. Nagamit po namin yun, no? Yung mga pinadala nyo po. So, ito pala guys, para kumita rin ako konti-konti. Nagpagawa ako ng t-shirt. Yung iba kasi gusto bumili ng t-shirt. So, ito yung mga clothing line natin. Nagpagawa tayo ng t-shirt. Ayan. Ito po yan guys, Cobra Prince. Message nyo lang po ako sa aking Facebook page sa mga gusto mag-avail. Konti na lang po ito. Na po ito eh. 20 pieces to nung nakaraan. Bale yung mga kaibigan ko sa Facebook bumili. Kaya ayun. Nabawasan pong stock natin. 5 na lang sila. Tapos magpapatatak ulit tayo pag gusto nyo pa. Gusto nyo rin. So ayun po guys. Maraming salamat po pala sa nagpa-blowout kay Tita Faithfully. Taga Toronto po siya. Nagpadala po siya pang-blowout dun sa 100 subscribe natin, 100k subscribe. Maraming pong salamat sa mga bagong kaibigan natin dyan at sa mga sumusuporta kay Cobra Prince at sa ating grupo, no. So, ayun, maraming pong salamat guys. So, panoorin nyo po, nag-video ako ng konti nung celebrate namin. Nagpadala pang swimming si Tita Faithfully. So, ayan guys, salamat po sa inyong panonood. Share ko lang yung aming video nung nag-swimming kami. So, ayan guys, nandito po tayo ngayon sa swimming pool. Salamat po kay Tita Faithfully mula sa Toronto. Nagpadala siya ng pera para i-blow out ang grupo natin. Ayan.
Nakatuwaan kami ngayon. So, nagpadala siya ng pang swimming pool namin. Nakita niya kasi yung my day ko sa Facebook. Cake lang yung handa ako, no? Yung sinasahod ko kasi sa YouTube, ginagastos ko ngayon sa kaso tungkol dun sa mga bumugbog sa akin, no? So kaya konti lang yung napepera natin, guys. Pero nabibigyan pa rin naman natin itong mga kagrupo natin. Kasi hindi pa rin naman sila sumasahod sa YouTube, eh. Bali, pinagkakasya natin ngayon. So ito, guys, yung mga family namin. Nandito kami sa swimming pool, mag-o-overnight kami. Salamat kay Tita Faithfully. Yan, tawagin ko daw siyang Faithfully. So ayan yung aming cottage. Kasi Cobra King. Ayan. Masasabi mo kay ano, Tita Faithfully, nag-blowout sa atin pa. Oh, maraming salamat po. Lahat kami rito natutuwa po dahil sa pagmamalasakit sa grupo namin. Pangako naman namin pag-iigihin namin ang aming mga trabaho at gagandahan pa namin ang aming mga vlog para matuwa kayo sa amin. Maraming salamat po. Tuwan-tuwa po ang Cobra Team at ang pamilya namin. Ayun po si Papa, si Cobra King. Ito naman po si Tol Cobra, guys. Tol Cobra. Yan. So, salamat po dun sa nag-sponsor ng swimming namin ngayon, no? Kay Tita Faithfully. And kay shoutout sa'yo, Tita Faithfully. Maraming pong salamat sa sponsor sa team. Yan. God bless po. Sana Diyos na pong bahala sa inyo magbalik yan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Po yung si Totoy Cobra at si Cobra France. Salamat sa'yo, Tita Faithfully. Kung di dahil sa hindi kami magkaka-celebration. Hindi masi-celebrate yung pagka 100,000 subscriber ni Cobra Prince. Salamat po. So, ayan nga, guys. Kaninang umaga pa po kami dito kumakain. Hanggang gabi kami dito. Para maramdaman naman natin yung celebrate ng 100,000 subscribe, no? Medyo kinakapos kasi ako sa budget gawa nang may ginagastos pa ako sa hearing para dun sa mga umapi sa akin, no? So ayun, salamat po sa mga nag-i-sponsor, nagpapadala ng guantes, mga nagpapadala ng aming pangangailangan sa vlog, at sa mga bago nating kaibigan, sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat sa inyo, guys. Ayan, binago niyo yung aming buhay. Maraming salamat, guys. Mag-enjoy muna kami. Ayan. Lalaib ako, guys.